Tinapay mula sa langit. A Daily Morning Devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Heidelyn Balbuena, isa sa mga kabataan ng CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa Salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Salita ng Diyos sa Genesis chapter 49 verses 13 to 18. Ngunit bago po magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay at biyaya na ikaw ang nagkaloob. Patuloy na bigyan niyo kami ng katalinuhan at karunungan na nanggagaling sa inyo. Nawa, ang marinig namin na salita mo ay aming lubos na maunawaan at may apply sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa dakila mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Atin mong basahin ang Genesis chapter 49 verses 13 to 18. Sa baybaying dagat toon ka, Sebulun, ang sasakyan dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupa iaabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanya makita iyong pahingahan, ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mapagsik sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa kabayong daraan, upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Sa mga tekstong ito ay pinagpatuloy ni Jacob ang pagbibigay ng prophetic blessing sa kanyang mga anak. Inuna niya sa Sebulun na anak ni Leah at sinabing siya ay mananahan sa dalampasigan ng mga lupaing kanilang mapupuntahan. Sinunod niya si Isakar. Pagkamat si Isakar ang naunang ipinanganak ni Leah o mas nakatatanda kay Sebulun, ay mas inuna nito si Sebulun. Si Isakar naman ay inihalin tulad sa asno. Malakas, ngunit likas na may takot at may pusong handang sumunod. At ang huli ay kay Dan. Si Dan ay anak ni Jacob sa kasambahay ni Rachel na si Bilha. Dahil nga hindi makapagbuntis si Rachel, ay kinainggitan nito ang kanyang kapatid na si Leah at sinabi nito kay Jacob na bigyan siya nito ng anak. At kanyang inihandog ang kanyang alipin na si Bilha upang siya rin ay makaranas na magkaroon ng anak sa pamamagitan niya. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan tagahatol. Sinabi ni Jacob na si Dan ay magiging tagahatol. Sa pamamagitan nito ay matitiyak na may pantay na estado ang mga anak ni Jacob sa mga alipin at kay Leah. Ngunit sa manghuling talata ay sinabi na si Dan ay may hahalin tulad sa isang ahas sa daan na handang kumagat sa kabayo na magdudulot na ang sakay nito ay mahulog. Ang tribo na mula kay Dan ay hindi masusulat sa tribo na kalista sa pahayag 7 verses 4 to 8. Sa kanyang tribo ay itatakwil nila Panginoon at patuloy na itinatakwil pa rin sa kasalukuyan. Ngunit sa huling talata ay sinabing, aking hinihintay ang iyong pagliligtas, Panginoon. Sa mga ginawa ng tribo ni Dan, tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanila. Isa itong paalala sa ating mga Kristiyano na ang bawat isa sa atin ay may nakatakda ng blessing mula sa ating Panginoon. Si Isakarman na nakatatanda ay nauna pa rin binde si Sebulun. May kanya-kanyang time tayong kailan ibubuhos ni Lord ang kanyang pagpapala sa atin. Kahit si Dan ay anak ni Jacob sa kasambahan ni Rachel, ay binigyan niya pa rin ito ng prophetic blessing. Nagpapakita lamang ito na pantay-pantay ang kanyang tingin at pagtrato sa bawat isa. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Amang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa inyong salita sa umagang ito. Dalangin namin na kami ay inyong bigyan ng karunungan na nanggagaling sa inyo upang lubos naming maunawaan ang kaloob mo sa aming biyaya. Kami ay maging kaalin tulad ni Isakar na matatag ngunit may puso na handang maglingkod at may takot sa inyo. Dalangin namin na kung sa panahon man na ito ay may mga bagay kami na ginagawa na nagpapakita ng aming pagtatakwil sa inyo, inyo pa itong baguhin at iwaksi sa aming mga buhay. Amin pong hihintay ng inyong pagliligtas. Sa iyo po namin itinataas ang dalangin na ito sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga.